Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na ika-16 na linggo ng karaniwang panahon. Sa unang taon ng ating pagdiriwang, isama po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para kay San Charbel Macroff, ang ating intensyon na nakatala para sa araw ngayon, ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Dambana ng Itim Nasyon ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pagitan ng live streaming to Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, ang intensyon ni Helen Manuel at ni Arthur Pascua. Mga kapatid, tinulungan ng Panginoong Diyos na si Yahweh, si Moises at ang mga Israelita na makatawid sa dagat at pagpakilala sa mga Ehipsyo na ang Panginoong Diyos ay si Yahweh. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoong Isus na wala nang ibang palatandaan na masigit pa sa palatandaan ni Hunas at mabigyan ng parusa ang mga hindi nanalig sa Diyos na mismo ang mga taga-Ninibe at ang reyna ng Timog ay siyang magbigay ng paghatol. Kuminsan sa buhay natin, tayo ay hindi kumikilala sa kamay o mahimalang kamay at kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin, ang kamay ng ating Poong Hesus Nazareno sa ating buhay. Kuminsan hindi natin kinikilala ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay araw-araw at dahil dito at sa ating karupukan at kahinaan, tayo ay nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kalug mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawal ng paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal Zepon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na naman sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin." Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkup, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay.
Panginoo'y kanyang pangalan nang ang mga kawal ng paraon sa dagat na mga tambo ay nangagsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kanyang tanyang tagumpay. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at parisiyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang papagkitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga Nineve laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Kuminsan sa buhay natin, humihingi tayo ng palatandaan, signs, na napakinggan ng Diyos ang ating mga daing, ang ating mga iniluluhog sa Kanya. Pero yun po ay mali, sapagkat yun ay pagkukulang ng pananalig, o dili kaya mahina ang ating panampalataya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay may kabutihang loob, at may kapangyarihan, at dahil dito, alam na niya ano ang talagang kailangan natin bago pa man tayo lumuhog, bago pa man tayo humihingi ng mga biyaya o kaloob sa Kanya. Kaya ang Panginoon, kapag tingnan po natin,
ay kumikilos ng ibang paraan. Hindi na kinakailangan ang mga palatandaan na mga kahabag-habag o dili kaya kahanga-hanga. Gaya halimbawa ng napakinggan natin sa ating unang pagbasa at sa Salmo. Ang ating unang pagbasa ay mula sa aklat ng Exodo, Kapitlo 14, Beso 5 hanggang 18. At ang ating Salmo ay sa Kapitlo 15, Beso 1 hanggang 6 ng aklat ng Exodo, na kung saan ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay kanyang binigyan si Moises ng isang napakaiba na o kahanga-hanga na napalatandaan mula sa langit, dahil ay iniligtas ng Panginoong Diyos ang mga Israelita na tinutugis ng mga Ehipsyo sa pamagitan ng pagdaan sa dagat na hinati, at makadaan ang lahat ng mga Israelita. Ngunit ang mga Ehipsyo, ang mga hukbo ng paraon, sila ang nabigyan ng parusa. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, Verso 38 hanggang 42. Alam na ng mga eskriba na sila nag-aaral tungkol sa mga salita ng Diyos, sa mga lumang tradisyon na tinatawag na Tinak o tradisyon ng Torah, tradisyon ng Nevi'im, at tradisyon ng Kitubim. Ang tradisyon ng Torah ay tradisyon tungkol sa mga kautusan. Ito yung tinatawag na mga aklat ni Moises. Ang tradisyon ng Nevi'im, ito yung pagtuturo ng mga propita. At ang tradisyon ng Kitubim, ito yung tradisyon ng karunungan, na kung saan alam ng mga eskriba at ang mga Pariseo ay tinuturuan din tungkol sa pagdating ng Mesiyas na gumagawa ng mga kababalaghan o mga himala na kakaiba. Nagawa na ng ating Panginoon ang mga kababalaghan, mga himala, na kung saan magagawa lang ng isang Mesiyas, gaya ng pagbigay ng paningin sa mga bulag, pandinig sa mga bingi, makapagsalita ang mga pipit, mga utal, makalakad ang mga pilay, ipinangaral ang mabuting balita sa mga dukha, binuhay ang mga patay, nilinis ang mga kitungin, pinagaling ang mga may sakit, at mga may kapansanan ay kanyang ipanumbalik sa malusog na buhay, at ang lahat na inaalihan ng demonyo ay kanyang pinagaling dahil pinalayas ang masamang espiritu. Napakalaking palatandaan na siya ang Mesiyas. Pero hindi pa rin makatanggap itong mga eskriba at mga Pariseo, sapagkat ipinapairal nila na sa Tura lang at ang mga lumang tradisyon magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus, walang ibang palatandaan liban sa nangyari kay Hunas, na kung saan si Hunas ay 3 araw at gabi sa ilalim ng nambuhala na isda, ganun din ang Mesiyas o anak ng tao, siya'y ilibing matapos patayin at mabuhay muli. Yan ay pinakamalaking palatandaan, na kung saan nabuhay muli ang isang patay, at dahil dito, ang karunungan na tinuturo ni Solomon ay mahina lang ihambing sa malalim na pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Ang palatandaan ay pinahayag ni Hunas, na kung saan isang pambihira o
kakaiba na pangyayari na mabuhay pa siya, maligtas pa siya, samantalang nilamon siya ng nabuhalang isda ay kakaiba na pangyayari. Pero higit pa ang mga pangyayari na ginawa ng ating Panginoon, hindi lang sa kanyang mga himala at mga turo, ang kanyang presensya na kakaiba. Kaya parusahan ang lahat ng mga hindi nananalig sa kanya. Sa ating modernong panahon, sinasabi natin na nananalig tayo sa ating Panginoong Hesus. Pero parang taliwas ang ating sinasabi na nananalig tayo sa Panginoon at sumunod sa kanya. Samantalang iba ang ating pinipili sa buhay. Ating pinipili sa buhay ang mga struktura, ang mga paraan, mga pananaw na labag sa kautusan ng Diyos. At ito ang mga pananaw, mga pamaraan at kalakaran na nagpahirap ng karamihan sa mga tao, lalo't higit na ang mga dukha at mga nasa laylayan ng lipunan. Ang mga paraan, dahil sabi, walang magawa. Dahil proyekto naman yan, programa naman yan. At kung ano-ano mga sinasabi na mga budol-budol sa mga nasa kapangyarihan ay siya pang pinaniwalaan ng lahat ng tao na kung saan binubulag na, nagpakabulag pa. Niloloko na, nagpaluko pa. Pinatay na, hindi paparusahan ang mga pumapatay, hindi lang sa mga inosente, pumapatay sa darating na pangarap ng lahat ng mga tao upang sila'y mamuhay na may dignidad, na kawangis at larawan ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi tayo nananalig sa Diyos, hindi pa tayo naniniwala at namubuhay ayon sa kanyang ebanghelyo. Ang tanong, Kristiyano pa ba tayo? Dahil sa ating pagsuporta sa mga katiwalian ng kasalukuyang panahon na labag sa kautusan ng Diyos at hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang mga parusa na ibigay sa atin ng Panginoon kapag magpapatuloy tayo ng ganito? Nilapastangan na ang larawan at imahe ng ating Panginoon, pati ang Ama namin na napakadakila na panalangin ng Panginoon. At tumatawa naman tayo, hindi tayo gumagawa ng paraan na masagkaan ang mga ganito na paglapastangan. Hindi na tayo gumawa ng paraan sa mga patayan noon. Hindi na tayo gumawa ng paraan upang magsagkaan ang pagpautang at nagpautang na kung saan nagpapahirap sa bayan. Hindi pa natin sagkaan ang iba pang kilos na siyang magpapahirap sa atin. Saan ba tayo tutungo? Diyos na ang nakakaalam. Kayo ang dapat magpasya. Para ba kay sa Diyos o para sa makatao na tiwalag sa daan ng Diyos? Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang nakatataka sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Atin pong isagot, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali
at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu, manalangin tayo. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo, manalangin tayo. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating niya yung anak. Pinakaasa mo mula panunguna ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin niyo, Kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay isang pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginap na ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at inarangal sa pangitan ng anak na kinalulugdan. At utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmita ng Espiritu, yung banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya
Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganda ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabayak ng puso niya ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahaba. Buhay ko man pagtangkaan, buhay ko man pagbantaan, sa iyo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation bukas Martes, July 25, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita ay si Reverend Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest, Santo Niño Parish, May Kawayan, Bulacan, Diocese of Malolos. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At ngayon mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o banal na misa kayo sa loob at sa labas ng dambanan ng Itim na Sino ng Quiapo. Ang mga naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin
ay dinggenang pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Atin pong natulungan ang mga mahirap at mga nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Panginoong Nazareno. Babaon po sa misang ito. Huwag nating subukin ang Diyos sa paghingi ng mga palatandaan. Si Kristo ay siya ng pinakadakilang palatandaan mula sa langit. Ibigin natin siya, paglingkuran natin siya, at iugnay natin ng malaliman ang ating sarili sa Kanya. Ngayon na po ang kwesbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagibagay na kwesbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inaagbasan ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito naway maalala ang pangako noon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.